1. Survivor ang pangalan niya. Paano wala? Tingnan niyo ulit. Ayan, ma'am. Okay po. Check niyo po kung nandiyan po. Mrs. Wala po. Ah, next na po! Next! Dad! Sandali lang! Hanapin niyo muna yung asawa ko. Magkakabatayan tayo! Mula sa Palawan, ay sumakay ng barko patungo Maynila ang asawa ni Vina na si Cardo na nagtatrabaho doon bilang isang construction worker. Sa kasamaang palad, sa may bandang korehidor ay lumubog ang barko at kasama si Cardo sa 20 pasahero na hindi na muling nakita. Makalipas ang halos isang taon na walang katiyakang paghihintay, tinanggap na rin ni Vina na wala na talaga ang asawa niya. Para maitaguyod ang pamilya bilang isang single mom, nagpa siya si Vina na iwan muna ang mga anak sa kanyang mga magulang at makipagsapalaran bilang isang garment factory worker sa Saipan, ang pinakamalaking isla sa Commonwealth of Northern Mariana Islands na teritoryo ng Estados Unidos. Kung may iba lang talagang pwedeng pasukan, hindi ako magtitiis dito. Ako din. $5 per hour. Minsan, delayed pa magpasweldo. Eh kahit saan naman atang factory dito sa Saipan, ganyan ang pamamalakad. Baka mas kumita pa tayo kung maglilinis tayo ng bahay. Ako, kahit naman ganyan ang pamamalakad dito, mas gugustuhin ko na rito kaysa naman sa mga manggagawa sa Pilipinas. Napakahirap. Kaya nga kahit na medyo nahihirapan ako, tiisin ko na lang para sa mga anak ko. Nasasabi mo lang yan, Dina, kasi shift supervisor ka na. Ah! Ito naman! Mal! Gilat naman ako. Excited na ako mag-lunch break eh. Gusto ko nang kainin yung pinaong ko para sa atin. Ay, naku! Salamat! Ang sweet naman! Kami ba hindi maaalokin? Ako. Eh, baka cash siya, pali ka na. Basta si Vina unang titikim. Oh, balikan kita, ha? Oo, sige. Mag-ingat ka, ha? Pasala na ba yung next? Ay! Oo, hindi na muna. Saka na yan pag nandito na yung mga bata. Oh, break time na. Balikan na. Sige, mauna na kayo. Tatawag pa ako sa mga bata. Hello? Hello? Ate, bakit hindi mo sinasagot?
Hello? Ma? Oh, excited ka naman pumunta dito? Magbaon ka na maraming English, ha? Of course. Ate Lila's teaching me English. She's a good teacher. Masyado naman... Ay, so... Hello, Ma? Ma, tumawag ka ba kanina? Ngayon lang ako nakakonect. Bakit? Wala. Baka lang kasi nagpaparamdam ngayon si tatay kasi 10th anniversary ng pagkalubog ng barkong sinakyan niya. Hala ka, ate. Tatabihan ka ni tatay mamayang gabi. Lagat ka. Ako ba naman kung ano-ano iniisip mo? Guni-guni mo lang yan. Ba't ka naman tatakutin ang tatay mo? Ang atupagin mo, yung visa mo. Kamusta na ba? Wala pa nga, May. Sabi sa akin ng sa email ng employer mo, mag-itin na lang daw ako ng desisyon. Totoo ba? O di? Sige, mag-antay na lang tayo. Ay, huwag niyong kalimutan ha. Mag-alay kayo ng pagkain sa altar ng tatay niyo. You can't do this to us. You can't just stop the operations. Oh, anak. Sige, babay na muna ha. Babay. Nobody wants the company to close, but we have no choice. You haven't paid our salary since last month. You need to pay us. Wala talagang puso itong kumpanyan ito eh. Wala mo lang abiso, biglang magsasara. Pay us first! Hindi pwede yun! Papapaso yung visa ko! Paano na ipetisyon ko sa mga anak ko? You pay us! You have to pay us! Pay us! We need our money! No! We have family! Pay us! Pay us first! No! Pay us! Pay us! Pay us! Aling Marley! Uy, eh! Aling Marley! Kailan ka pa dumating? Kanina na lang ho. Aling Marley, may papakita ako sa inyo. Huminga ka nga muna, baka mapaano ka. Ito ho. Laila! Popo! Tingnan nyo to, dali! Siglit lang ho, mga Ed. Ano ba yan? Ito. Nakunan ko to sa Maynila. Doon malapit sa site namin. Diyos ko, pati sa inyo nagpaparamdam si tatay. Noong una, akala ko kamukha niya lang yan. Pero tumayo ang balahibo ko nung nakita ko yan eh. Kinilabutan ako. Patingin nga po ko ulit. Baka naman ako si Kawig lang ni tatay. Natakot nyo lang yung sarili nyo eh. Hindi, baka may kailangan si tatay. Naalala mo nung isang araw nagparamdam sa akin si tatay? Baka may kailangan ho siya. Hanggang kailan natin tutuloy ang laban na to? Tama lang yung hinihingi natin. Yung back pay, dapat nila ibigay yun. Baka naman bago pa natin makuha yun eh, na-deport na tayo. 30 days lang tayo pwede magtagal dito sa Saipan na walang employer. Pwede naman muna tayo maghanap-hanap ng mapapasukan. Hindi naman yan ang inaalala ko eh. Iniisip ko si Laila. Ano na pag nagsarado na yung factory. Sponsored lang ang visa nun, di ba? Si Popo, paano ko kukunin? Eh, nakasalalay ang visa nun sa visa ko. Oh, ito yung nanay mo. Hello, Nay? Oh, ba't pinatatawag ako ng lola mo? Nay, nagparamdam na naman si tatay. Naalala mo ba yung nanay yung katrabaho niya si Mang Ed? May nakunan si Mang Ed na kamera, yung kaluluwa ni tatay sa Maynila. Anak, pinakakain ka ba ng tama ng lola mo? Kung ano-ano iniisip mo eh. 10 taon nang patay ang tatay mo, patahimikin mo na yon. Nay, makinig ka naman sa akin oh. Malakas ho ang kutob ko. Nay, pupunta ako ng Maynila. Kailangan ko malaman kung bakit nagparamdam si tatay. Okay, Laila, tigilan mo yan. Hindi ako mapapadala ng pera para sa kalokohan mo, ha? Anak, dami-dami ko ng problema. Huwag mo nang dagdagan. Nay, hindi naman ako humihingi ng pamasahe. May ipon ho ako. Nay, kasi paano ko itinuturo ni tatay kung saan matatagpuan yung katawan niya? O, tapos pag nakita mo yung bangkay, mababalik pa yung buhay ng tatay mo? Madali lang kasi para sa'yo, Nay eh. Kasi galit ka pa rin sa kanya. Bakit kailangan sa Maynila ka pa magtrabaho? Ba't hindi na lang dito? Sa Palawan na lang, sa Sabang. Ang dami-dami naman construction doon ah.
Tsaka, may mga hotel nang tinatayo doon. Doon ka na lang. Marami namang turista doon. Hindi nga nakakabuhay ng pamilya ang sinusweldo ko. Pambira, bakit sa may nila nakakabuhay ba? Ba't parang kulang naman pinadadala mo sa akin? Kumisan nga wala pa eh. Saan ko dinadala yung sweldo mo? Siyempre, mahal sa Maynila. Alagay naman yung padala ko lahat sa'yo yun. Paano naman ako? Dinugutom ba ko doon? Eh di, ano bang pinagkaiba nun kung sa Palawan ko sa Maynila ka magtatrabaho? Di dito ka na lang sa atin? Eh wala nga mapasukan dito. Ano gusto mo? Sabay-sabay tayo magutom? Mabuti pa, bantayin mo na lang yung mga anak natin. Magpapadala lang ako ng pera. Wapa ako sa'yo. Anak, teka lang. Nabalik ka kita. May pasalubong si daddy ko. Cardo, sandali lang. Nag-uusap pa tayo eh. Saan ka pupunta? Cardo! Cardo, sandali lang! Yung lugar ko sa nagpakita si Papa. Tay, bakit ka ba nagpakita dito? Anong gusto mong sabihin? Tatay mo. Porgan ba may bago ka na? Kaya basta-basta mo lang kakalimutan si tatay? Ha? Bastos ka! Wala kang modong bata! Tatay! Mag-alala, Vina. Papakinggan nila tayo. Matutupad yung mga plano natin. Mapipetisyon mo si Laila at si Poco. Papakasal tayo. Mabubo yung ang harap ng pamilya. Pamilya natin. Good morning. My name is Wilson. I know you have suffered a lot from what happened to your work. I am part of the company that bought this factory, and I'd like to inform you, the new management would be more than happy to have all of you come back. Nakaraos na tayo. Wow, Nay! Thank you talaga! Excited! Kaya, Nay, huwag ayaw bigyan. Nay, hanggang kailan pala kayo dito? Naku, mabilis lang ako, anak. Kasi kailangan kong bumalik agad sa pabrika. Bakit hindi mo kasama si Nay? Eh, kasi Nay, nagbago ng admin eh. Ang hirap kaya mag-file ng leave. Mabuti nga na-aprobahan pa ako. Nagbago ng admin ay? So, apektado rin ba yung application ko ng visa? Anak, pasensya na kayo ah. Ano to na eh? Pasahin mo. Ano yun? Aprobado na kayo? Talaga, talaga. Makakasama na kayo sa akin sa Saipan. Salamat na. Nako, kailangan na nating asikasuhin yung iba niyo pang mga papel. Siguro mga dalawang linggo. Pwede na yun? Tapos aalis na tayo. Hindi mo, Mai. Ay, Nay, magbihis muna kayo. Dahil,
kakain tayo sa labas. Akala ko pupunta na tayo dun eh. Saipan, dalawa linggo pa, anak. Oh, bilisan nyo ah! Nay, isama na kayo dun. Tatay mo. Pupubuhay ang itay! Ay! Hindi ako namatay. Hindi ako nalunod katulad nung mga iba. Nakita akong lumulutang na kahoy. Kumapit ako doon. Hanggang ano rin kami sa Pampang. Kaya nagpanggap na lang akong patay. Nabigat lang kasi ako sa responsibilidad kong bilang padre de pamilya. Kaya buti ko nalang magtago. Magpanggap na ba? Nalunod kasama ng mga taong namatay doon. Nakakilala ko si Stella sa Maynila. Akala ko magmamahalan kami, pero parang kinarma rin ako. Ayos ka dito! Alis ka! Minalas ako na ito! Wala kang kwenta! Lumayas ka! Wala kang kwenta! Pinalas ako dahil sa'yo! Pinaglaro akong buhay namin! Nay! 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 Ako ang dami ng mapagasan mo! Nay! Tulong ka nga! Ayok na nga! Nagsisisihan ko naman lahat ng mga kasalanan ko sa inyo eh. Wala ko hindi. Naparusahan ko ng Diyos ngayon. Wag! Dato, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos. Dahil ikaw, kampon ka ng demonyo! Meron akong lung cancer, Vina. Wala ko magpupuntahan. Tuwarin mo. Saan ang patawarin mo ako? Wala kang pamilya! Wala! Balikan! Wala! Lucy! Lucy! Bayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Ito ang tandaan mo! Oras na makita ka sa pamamahay ko! Ako mismo ang papatay sa'yo! Babalik kita sa impyerno ka man ang galing! Makalipas ang 11 taon, nagulat si Vina nang biglang lumitaw ang dating asawa na si Cardo na buhay pa pala. Mawawala ba ng visa ang pagsasama nila ng bago niyang asawang si Leonard? Paano na ang plano nilang ipetisyon ang mga anak ni Vina sa Saipan? Miya ka, Cardo! Hindi ba sinabi ko na sa'yo ayoko na makikita ang pagmumukha mo? Sandali lang. Nay! Ano? Nay! Ibaba mo yan!
Huwag ka makalapit-lapit sa mga anak ko! Nay, kailangan ni tatay yung tulong natin. Wala akong pakialam! Nakalimutan mo na ba ginawa ng tatay mo sa atin? Ha? Alam mo kung ba't nagkakaganyan ng tatay nyo? Ha? Karma mo yan sa mga kasalanan ginawa mo sa amin! Ang tama na, Nay. Nay, baba mo na yan. Anak ko rin naman sinabi na. Anak? Huwag mo magamit-gamit sa akin yung anak. Ano ang susunod na gagamitin mo, ha? Nakasal tayo? Ganito na lang! Mapit ka rito! Papatayin na lang kita! Matapos na dito! Nay! Tama na! Hindi nyo na yan! Babaan nyo na yan! Papayag ka ba sa annulment? Natatawarin mo ako? Nay, kung ganit kayo, damay mo na rin ako! Nay, hindi ka ba marunong magbatawan, Nay? Lahat ng hirap ko, yan lang ang igaganti niyo sa akin! Ganyan lang, anak! Na hindi na ako sasama sa Saipan, dito na lang ako. Ay. Naririnig mo ba yung sarili mo? Ha? Alis magkanda po ba ako? Kahanap na mag-i-sponsor sa inyo. Magkapatid, maisama ko lang kayo sa akin dahil ang gusto ko buo ang pamilya natin! Ang gusto ko sama-sama tayo dahil mahal ko kayo! Ay, tama yan! Pagkatapos sasayangin mo lahat yun dahil sa malahi yung tatay mo! Dahil sumasobra ka na, tama na! Ate, tama na! Sige! Magsama-sama kayo! Gusto mo sa tatay mo? Gusto nyo sa tatay nyo? Nay! Nay, hindi nga, Nay! Nay, hindi nga! Nag-usap na ni tatay kung masama man yung loob niyo kay ate. Nay, kahit para sa akin lang. Ina? Wala akong karapatang humingi ng pabor. Pero saan patawarin mo ako? Tawarin mo ako. Sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Sa mga anak ko. Mga anak natin. Ay, kung palagot talaga hindi tayo nagkakaayos. Patawarin niyo ako. Sige na. Baka mauli pa tayo sa flight natin. Ano? Excited na ba kayo mag-Saipan? Oo. Ito talaga. Si tatay. Paalam, tay. Ang buhay ay hindi iisang daan ng mga itinakdang hirap at pasakit. Ito ay isang ang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating ang sarili nating taghan. Sa ngalan ni Marian Rivera, magandang hapon po. Ako si Ding Dong Dantes.